Good morning! And guys, sa lahat ng mga sumusubaybay ng aking daily life vlogging, you know. And guys, abangan nyo guys, no, before end of this month, magsisimula na yung aking online show. Live streaming po yun every night. Kaya gabi, okay? Kaya para to sa mga kababayan natin na nakahiga na, nagpapahinga. Yun. Thank you so much, of course, to my friends all the way from Europe para bigyan ako ng pamaypay. And then, chat lang. It's a chocolate, guys, from Europe, I guess. Yeah, definitely from Europe. Wow. Alin na kayo, attack! Tinan mo naman. Okay. Wow. Sarap dito. I think gusto ko to. Pero kakaiba kasi may balot pa yung iba, oh. Jaylin, halika na. Kainin na natin to. Tag 2 pair lang eh. Mama, halika na. Mama, friend kaya tayo, mother. Okay, susubukan ko ang something that I like. Feeling ko gusto itong may parang may nuts. Sana hindi malaglag. Ooh, I love it just that you don't need it anymore. Okay. Yung I love chocolate. Milk chocolate almond cluster. Okay. Pili ka lang sa'yo. Dali, sabi kong name niya. Saan muna? Turo mo muna. Yung may almonds. Almond? Ito. Ito. Yan, almond cluster na ito. Wow, ang sarap na vanilla praline dome. Praline na may white. Sarap? How are you? May pizza ka ba? Okay, so bagong ahit. Medyo maanghang sa ano, sa lips. Okay, so satuan na ako, guys. And inaabangan ko yung pagbukas ng lamesa restaurant na to dito. Hello guys, good afternoon. I'm Sully Franco Sarsano and this is MPQ Tourism Travel Update. Good news guys, sa lahat po ng mga kababayan natin na gusto pong mag A to A or airport to airport, it is now guys available dito po sa MPQ Tourism para po sa aming with 3 months visa package. It's only just 1,799 dirhams and with our 1 month visa package, it's only just 1,399 dirhams. This is perfect guys, sa lahat po ng mga kababayan po natin na ayaw na pong makaranas ng stress sa pag-i-exit sa Oman o mas malaking gastos papuntang Armenia. Pero FYI lang guys, sa lahat po na gusto mong mag-avail ng A to A service namin, it is only just available during Sundays, Mondays, and Tuesdays. And for our FYI for today, lalo na po sa mga babae po natin na gusto mong magpadala ng kailang mga anak, mga minors dito po sa UAE, we suggest guys na dapat po ikasabay po ang isa man lang sa parents ng minor na yon sa pag-a-apply ng kanilang visa. If not, medyo magkakaproblema po tayo sa processing. And para naman sa ating travel reminder sa lahat po ng mga kababayan po natin from the Philippines,
always remember guys that make sure to double check of course your passport expiration bago po kayo kumuha ng ticket, mag-avail ng mga visas, anywhere. It's because kapag ang passport nyo po is less than 6 months, eh mahihirapan na po kayong travel. Hindi na po kayo papayagan ng ating Philippine Immigration Officers na makalabas ng bansa. Kaya nga kapag plan mo talaga na mag-travel, make sure po na kapag alam mong medyo malapit na ma-expire ang iyong visa or malapit na mag 6 months na lang ma-expire na, make sure po to renew your passport para mas maiwasan po ang problema habang nasa abroad kayo. Okay, and for our question for today, ang tanong po ay paano kuya kapag less than 6 months na lang ang passport ko at nasa UAE ako? Pwede ba akong mag-exit? Pwede pa ba akong mag-travel sa ibang bansa? The answer guys is no. It's because less than 6 months na po, invalidity ang iyong passport kaya hindi na po kayo i-allow ng any airline na mag-travel in other country except going back in the Philippines. And para naman po guys sa ating ticket update, lalo na po sa mga babae po natin na gusto mong magbakasyon sa Pilipinas sa buwan po ng August. Okay, book your ticket now guys dito po sa M-Ticket Tourism for only just 1,350 dirhams. Two-way ticket na po yan, Dubai, Manila, Dubai. Kaya call us now at M-Ticket Tourism sa 12 branch at 04-344-1733 or sa aming Board Dubai branch at 04-355-8488 or follow us in our Facebook page at M-Ticket Tourism and always visit our website at www.mpqtourism.com. And before I say goodbye sa inyong lahat guys, mag-iwan po ako ng isang inspirational quote para sa inyong lahat. And it says, allow God to lead and guide you because He is able to make all things new in your life. Have a nice day to everyone. Okay guys, so good morning. Ito. Wow, nakakamiss naman to. Do you want me to bring your face in the camera? No. Oh, kasi mukha kang mahirap ngayon, no? Because dark skin. Nasunog na siya. Ganito guys, si Rain po kasi, dumating na po from vacation. Grabe, nakakatuwa naman to. Ang dami niyang pasalubong from the Philippines. And this is Ilonggo to, di ba? Piyaya, pero ube. Mmm. Naalala ko mga piyaya. Ano yung may munggo sa loob? Di ba yung may munggo sa loob? Hopya? Yeah, pwede yung hopya. Ito ay Boracay Products. Bakit Boracay Products? Ang Boracay. Dalawa sa Boracay. Alright. Ihi, bande. Mga Ilonggo da. Oh. Ibenta ko na lang kaya to online. Diba marami nakakamiss niyan eh. Ano naman to? That is bukayo. Ah, bukayo. Nakaganito na ang bukayo ngayon. Ang alam ko kasi dating bukayo, nabilog siya, 'di ba, nang malaki. Bilog-bilog. Ngayon nakaganito na siya. Yan, meron siyang linga. At marami pang iba. Ito ba yung mga candy-candy na... Ito sa Campalo. Ano na? Campalo. Ito yung marami sa Iloilo. Itong alam ko. Kilala talaga sa ganyan. Oh, no, wala namang sampalok eh. Ah, sampalok. Ayoko ng sampalok, maasing. Ayun. Tapos actually, may dalapa sa Jollibee. Pero since ang dami ng Jollibee branded brands dito, hindi ko na isasama sa video. Hindi na siya something, ano, something special ngayon. Pero anyway, the taste, no, is still different. Mm-hmm. Oo. Ayun, no. Dati guys, nung wala pang Jollibee sa Dubai, most of Filipinos na nandito, they will always ask for Jollibee products. Ang nakakatawa na part is kapag lisi, meron kong hininging burger. Tapos pagdating dito, ang itsura ng burger mo, pimpit na. Wala ka bang burger? Meron. Ay, hindi, in fairness, buong burger mo, hindi na pivot. Ah, kaya naman pala. So yun, gano'ng kalaki ang importansya ng Jollibee sa parte ng buhay ng mga OFW. Dito sa UAE noon na wala pang Jollibee noon. Yan, coffee time na. Lamig. Dagusdos. Anong dagusdos? It's malagkit. Ano, rice. Sticky rice with gata and with sugar. You're blocking the camera. Tapos ito guys, meron pa kaming isang ibos dito. So yan, nakakainig ko mamaya. Ito yung dala mo? Si Pablo. Ay, biglang bumait sa camera. Hi po. Nagkakaguluhan ng lahat. Alam mo, kailangan natin dito kamatis. Yeah. Diba? Ay, yan ang nga.
Sana araw-araw no may dumarating galing bakasyon para wala na tayong problema sa breakfast. Sa ulam mo, no? Oo. Hindi na ba kailangan ito ng asukal? Ayun, no. Tignan mo kung pinagbabarap ko sa atin. Okay, chow time. Talaga naman si Pablo pag kumakain, hiwalay yung ano. Hinuhuli niya yung pinakapula. Itong pinakagusto, yung pinakaperfume na sausawan mo yan. Yan ang pinakamasarap na sausawan sa buong Dubai. Ay, yan ba yung galing doon sa ano mo, yung sili na gano'n? Ay, hindi. Iba. Bago lang. Tapos meron silang adobo. Yung adobo. Ano yan? Pork steak. Ah, pork steak. Okay. Okay guys, so abangan nyo guys ha, I'm going to interview of course si Mr. Chris Calumberan. He is part po ng top 100 most influential Filipinos in the Gulf. Siya po yung photographer slash social, anong tawag doon? Social media. No, kasi ate, yung photography niya is focus na siya sa ano, sa may meron siyang environmental advocacy. Advocate, ayun. So first time po na mangyayari sa Buhay sa Dubai Stories that I'm going to feature his story, of course. Inasa loob kami ng kotse the whole time habang kinakausap ko siya. Kaya abangan nyo yun guys, and then of course I will be with him sa isa sa mga project niya doing behind the scene kung paano sila nagsushoot, ano yung kaibahan ng ginagawa niya compared to other photographers dito sa UAE. Okay. Okay, sorry guys, putol-putol yung mga vlogs ko. Kasi sobrang busy sa trabaho. Kaya hirap sumingit. Nasa office na. Ay, nako. Kakain na lang tayo. Magalit yung mga email nila. Ano kayang ang... internet.ph tapos soso. Kaya tinanong ko siya kanina. Baka naman last name niya talaga yan. Ito, ano nila eh. Elizabeth Pulabog. Magkapatid. Hindi Pulabog din apelido niya. Bakit? Well, ganun talaga. Okay. Kailangan mag-chill. Kailangan ko ng promo. Kailangan ko mag-vlog. Tama naman yung spelling ng pangalan. Okay, so uwi na guys. Ito, hindi na naman ako nakapag-vlog. Medyo sobrang busy sa trabaho, sobrang daming ginagawa, kaya hindi ko na naisisingit talaga mag-vlog para makita, may pakita sa inyo yung mga nangyari sa maghapon.